Magandang hapon, narito na ang PIA News Cordillera. Tunay ngang hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot sa pangarap. Patunay dito ang isang graduating working student na sa kabila ng hirap ng buhay, pinanghawakan nito ang halaga ng edukasyon. Iba't ibang trabaho ang kanyang pinasok, matutusan lamang ang kanyang pag-aaral. Ang bunga ng kanyang pagsusumikap, malapit na niyang makamtan. Ating alamin ang kanyang kwento sa ulat ni Venus May Kagiwa. Determinasyon, pagsusumikap at katatagan. Yan ang pinanghawakan ng isang estudyanteng tubong tuba Benguet upang malagpasan ang mga hamon sa kanyang buhay at ngayon nga ay isa ito sa mga magtatapos sa kolehiyo. Siya si Presi Taya Mora. Estudyante sa umaga, service crew naman tuwing gabi. Siya ay mas kilala sa tawag na jack of all trades, ika nga nila, dahil maliban sa pagiging service crew, isa rin siyang bokalista ng banda at hairstylist. Lumaki si Presi na maagang namulat sa hirap ng buhay, maagang naghiwalay ang kanyang mga magulang. Kinananak gamin nga ako manatawa lang. Taiso lang gamin tinakita kay ni father ko. Iso tinadap ko kay ni father ko nga. Ni father ko gamin ka talaga nga grabe ti trabaho na. Nung makita yun yung kastana ang trabaho ko, orihan pa yung nga gawin. Takit na nga. Agubra ta. Madi na gamin nga agawit nga awan ti. Gatangan na nga si data, madi na nga rudmat lang nga maiulit din nangyari kanyamid. Di nagsinad api, kinanam ko talaga nga. Awan talaga makaanmiti ka. Nukitak ni tatang ko tatang grabe ti ubra na. So tinaadap ko nga ugali na. Nga uray no, kasano kinarigat ti biya. I-joke mo lang, katawa mo lang tano. Karkaro gamin nga. Harik na ang day. No, karkaro harik na ang days. Tirigat ti biyag ka talaga ang maringatan ka. Hindi sapat ang kita ng kanilang ama upang sustentuhan ang kanilang pangangailangan, lalo na at nag-aaral siya at ang kanyang kapatid. Ito ang nagudyok sa kanya upang siya ay gumawa ng paraan at lalo pang magsumikap para makapag-ipon. Performer siya, isa siya sa mga aspiring crew trainer ko. So siya yung mga nagtuturo din sa mga bago in terms of sa performance din sa station niya. Actually, flexed in siya, flexed out, lahat ginagawa niya. Kumuha siya ng kursong Bachelor of Arts in Communication sa Benguet State University. Sa awa ng Diyos, isa siya sa mga magtatapos sa darating na Hulyo. But I just noticed before na bakit lagi itong nakatulog, laging pagod, laging puyat. And then I learned that she was actually working double time, full time rather doon sa employer niya. Tapos may mga side activities pa siya. But despite that, despite her busy schedule na nakita ko na yun, okay naman yung grades niya. So I didn't really expect na ganun pala ka-busy yung kanyang activity. Sa kanyang pagtatapos, panibagong yugto ang kanyang haharapin. Baon ng kanyang maraming karanasan, ang pusong punong-puno ng determinasyon at higit sa lahat, ang mas matibay na pananalig sa Panginoon. Isang inspirasyon sa lahat ang kwento ni Presi. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagsusumikap at ang hindi natitinag na diwa upang magtagumpay. Muli, ako po si Venus Higiwa para sa PIA News Cordillera. Sa kabila ng kanyang disabilidad, isang ina ang patuloy na lumalaban sa buhay para sa kanyang anak. Ang mga hamon sa kanyang buhay, buong tapang niyang hinarap. Kilalanin natin ang ating kababayan na isang person with disability na sa kabila ng kanyang kapansanan ay patuloy itong nagbibigay ng inspirasyon sa lipunan. Sa report ni Marveline Luquinas. Kaakibat ng pagiging ina ang isang malaking responsibilidad. Ngunit, paano kung ang ina mismo ay may kapansanan at ang kanyang anak ay mayroon ding kondisyon? Kilalanin natin si Ginang Jennifer Fernandez. Hindi siya masyadong nakakarinig, ngunit sa kabila ng limitasyong ito, ang kanyang pagmamahal at determinasyon bilang isang ina ay hindi nagbabago. Ako, hard of hearing.
but it is secondary to the primary case ko talaga, which is cancer. It was parang ano siya, acquired. It's not inborn. Acquired siya. Acquired disability. Manifestation na pala siya ng mas malalaking condition, which is cancer. I have it for about, 2011 ako na-diagnose. So I'm a cancer survivor for the last 12 years. Si Gabrielle has autism spectrum disorder. So it is a condition na ang kanyang cognition and ang kanyang behavior are literally affected. So para siyang bata pa rin na mag-act. Kumisan mga decisions niya. Para na yung mga typical na 10, 11 years old. That term autism was very new to me. So kailangan i-research kasi hindi ako na-expose sa ganung condition. So yung sa akin, ang naging reaction ko was, oh my goodness, kung yan nga, di meron siyang delay in everything. I didn't have enough time to cry. O kaya to feel sorry. Kasi ang unta kong naisip, teka, paano pag namatay ako bukas, paano siya? So parang una kong naisip is, ano ang kailangan kong gawin para matulungan ko siya? Kahit gaano pa katapang si Ginang Jennifer sa pagharap sa hamon na ito, hindi maikakaila na naging mahirap rin para sa kanya natanggapin ang kalagayan ng kanyang minamahal na anak. She started as a parang normal child eh. But then when she reached the age of 3, inapansin namin na bakit biglang nag-stop. Nag-stop siya magsalita. I did pass through that denial stage na meron siyang disability. Kailangan mong tanggapin na meron. Pero yung nung time na mga yun, ang hirap maghanap ng therapy center, magdadiagnose sa kanya ng tama, kasi it entailed money. Masakit lalo na para sa isang ina ang makarinig ng mga pangungutya ng tao sa kapansanan ng kanyang anak. Ngunit baliwala na lamang ito para sa inang mas inuuna ang kapakanan ng kanyang anak. One kapitbahay, tinawag siya na abnormal yan. At time, hindi na maganda yung term na yan. Naisip ko, teka muna, kailangan ko ba silang bigyan ng atensyon? Hindi na kailangan kasi kung didibdibin ko yon, ano ang magiging effect niya sa kanya? Wala. So dead man lahat sa kanila. Wala akong pakialam kung anong nakikita ninyo, kung anong magiging reaction ninyo sa akin at sa kanya. But sa akin, I will try to do my best kung anong kaya kong gawin para matulungan siya. So, ganun ang naging attitude ko that time. Ang araw para sa inang may kapansanan na mayroon ding anak na may disabilidad ay hindi nagtatapos sa pagpikit ng kanyang mga mata sa gabi. Pipikit pa lang ang mga mata ni Ginang Jennifer ay iniisip na niya kung ano ang kahihinatnan ng kanyang anak sa hinaharap. So, as a mother with a person with disability na ganyan, mas challenging. Alam mo, mas active yung pag-iisip namin. Yung decision ko na pumasok siya sa isang regular na school. Ang tagal ko pinag-isipan yan kasi paano siya, paano pag nabuli siya? Paano kung hindi siya tanggapin ng kanyang mga kaklase? Paano kung saktan siya? Hindi siya naiintindihan. So naisip ko na ganyan, sige, take that risk. Sa kasalukuyan, si Gabrielle ay 19 na taong gulang at nasa 11 baitang na. Napakabait at malambing siya sa kanyang ina at nagagawa na rin niyang makipaghalubilo sa mga taong nasa paligid niya. Sa akin, yung isang very great learning ko is never lose hope. Kung ikaw na hindi PWD, kung ikaw wala kang disability, huwag mong tatanggalin yung hope sa person na may disability o kaya sa parents ng mga bata na may disability. Kasi kapag nawala yung hope nila, wala eh. Parang nandiyan na lang sila. Standby na lang sila na ganyan. Sa akin, ang pinakahiling ko talaga is for her to become very independent. Not only in her mind, but in her decisions. Kasi it's not all the time and it's not, let's be realistic. Eventually, we all die. Kami, mamamatay din kami na ganyan. Nag-iwan naman ng isang mahalagang mensahe si Ginang Jennifer para sa komunidad at sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. It's already a cliche. Don't give the fish, di ba? Teach the person how to fish. Kala nila, when you give food, when you give dole outs,
when you give, kumbaga, lalo po ng pandemic na ganyan, that's the way to answer the needs of persons with disability. No, you treat them as a very ordinary person. Hindi lang pagkain ang kailangan. They need to be educated. They need to be independent. They need to be, kumbaga, spiritually active, spiritually strong as well. If you train them properly, they can do something as well. Like any other persons, any ordinary persons, you all start from scratch. We all started from zero. But with the proper guidance, pwede nilang ma-achieve yan. Sige ng Jennifer ay patuloy na lumalaban at nagbibigay inspirasyon sa atin. Ang kanyang kwento ay patunay na ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa pisikal na kakayahan. Bagkos, sa puso at dedikasyon na handang gawin ng lahat, maibigay lamang ang pinakamagandang buhay sa kanyang anak. Ako po si BSU intern Marvelyn Luquines para sa PIA News, Cordillera. Are you craving for what? Ito na ang kainan for you. Isang restaurant sa La Trinidad Benguet na ang specialty ay what? Bisitahin natin ang kainan sa ulat ni Johan May Galate. Kadalasang sinasabi dito sa atin na kapag may usok, may watwat. Ngunit hindi mo na kailangang humanap pa ng usok para makatikim ng watwat. Dahil dito sa natatanging kainan sa La Trinidad, alok ang watwat na nakakatakam. Taong 2019 nang buksan ang kainang ito. Nagsimula ito sa pag-aalok ng budget meals. Ngunit napansin ng may-ari na kaunti lamang ang kumakain. Dahil dito, nagdesisyon silang gawin na lamang ito na restaurant. Ibi agsiskwila ak, adadagay kasinsing tuwing nga nagsistay up. Iso na tinag-finance payman is your first nga coin, is your establishment na. So, tinang-inspire ko niya, iso na pimati mga ibagbaga nga, it's better to be kalangay mo, maging self-employed ka, kajay, kasi bagay na oras mo. Tapos, kunana, mayati pa nga yan, kajay. Naging kilala ang kainang ito sa pag-aalok ng watwat bilang kanilang pangunahing putahe. Ngunit, bakit nga ba watwat? Watwat restaurant, kasi idikit kita ni, kalangay nga, dito'y La Trinidad can Baguio. So far, awan pa lang tinakita mi ngay nga agi si serve the authentic nga coin nga Cordillera kasi I don't know no addang umhan nilang amo pero no kami ti watwat kasi hang kami mahilig ti bichin day ka kanjay ket na realize mi nga kala nga mas may memet day natural tapos maiboost ngay day product tayo dito kay Cordillera kajay kan di ba maraman nam lang ti watwat no kaniyaw kajay no kasar dito kajay nga why not make it into business nga kala ka dyan. Tapno, at least maraman na dahil duma, no, kwan inya ti product dito yung nga ito. Pirmi, yun yung masasat na. Walang pinagbago. Interesting. Ang iba't ibang uri ng putahing may watwat na kanilang inihahain ay nagkakahalaga ng 189 pesos hanggang 280 pesos. We take pride though kasi ti price me kasi fresh mat nga kinanayin day carning us usarin me. Diba no watwat nga kat fresh mat day nga hat katayin day and everything. So all of our products kala nga order alam me day source ti carning me nga kat ma-party suna early in the morning. So there's assurance nga fresh nga kinwanayon day is serving nga what tap no talaga nga maraman din suna nga what. Bukod sa kanilang mga best sellers na what products, mayroon din silang ipinagmamalaking kakaibang produkto, ang kamote graham. Timay sa nga best seller mi day kamote graham. Isunat medyo ang common no adat agar arami pa nga kala nga isunat timay sa nga best seller mi nga snack. So kamote day lang nga na ikon. So kalamot. So far, may feedback na di ay. Sa katunayan, maaari na ninyong matikman ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng pag-order nito sa online food delivery services. Nag-aalok din sila ng food catering services. If you want to try authentic cuisines or if you want to try sidaan, the experience of going to Hanyaos,
try you dito. We guarantee you that you'll be having a taste of it na pumunta sa kanyo. So, kanyo nga napadpadasan. Mapakasalan man o anumang handaan, hindi mawawala dito sa atin ang paghahain ng watwat sa mga bisita. Ang watwat ay hindi lamang basta pagkain, kundi sumisimbolo rin ito sa malalim na ugnayan sa ating mga tradisyon na nagpapakita kung gaano tayo maasikaso sa ating mga bisita. Ilang dekada man ang lumipas, mananatili ang watwat na isa sa mga tatak ng Cordillera. Kaya halina at ating tikman ang masarap na putahing ito. Ako po si BSU intern Johan May Galati para sa PIA News, Cordillera. O may padagaang ah, mabisita nga ang kainan na yan. Pero bago ang lahat, ipinapaabot po namin ang taus-puso naming pasalamat sa lahat ng nag-antabay at sumuporta sa amin dito sa iNews Cordillera. Hanggang sa muli. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook page sa PIA Cordillera at PIA Benguet at sa X app sa PIA _ Cordillera. Ako po si Jester Batanis na imbag amalang. Agyaman kami hanggang sa muli. Bye-bye!